love at first sight. Parang it's more of getting to know the person. Exactly. Naman. Hindi naman, I don't know, parang for me kasi yung act, celebrity and fan relationship, parang ang layo, parang correct. Heaven and earth ang dating. My message to the fans, don't take yourselves for granted and never take yourself too low for the idols that you have. You are worth it. I love it. Getting to know the person. Welcome back, mga Kaaldab. Well, sample lang po yan, mga Kaaldab. Medyo mabigat po yung binitiwang salita ni Richard Polkerson, mga Kaaldab. Sample pa lang ito, mga Kaaldab. Mapapanood nyo yan ang buo. Pero hindi dito pa sa channel natin, sa pep.ph. Pero pahiwatig po ito ni Richard Polkerson, mga Kaaldab, na medyo matindi nga po yung pagpapaliwanag. Dito pa lang po sa sinabi niya, medyo sensitibo na po, mga Kaaldab. Well, correct me if I'm wrong, mga Kaaldab, sa mga updated, parang medyo may binabanatan po ata siya o may pahiwatig po ata si Alden Richards. Kung ano man po yun, mga Kaaldab, eh, sa mga taong masasabi natin na nag-aabang po sa update kay Alden, sa mga paniwalain, wag po muna kayong manood, kumbaga baka hindi nyo po kayanan. Ito po yung sample pa lang na parang namumula na po yung mata ni Alden, parang naiiyak na po siya sa mga siguro, mga Kaaldab, dito po yung sa mga katanungan, di po ba na marami na naman pong mamis, mga titas ang masasaktan. Real talk to, mga Kaaldab, pagpapatibay to, ebidensya at resibo, kaya maging kalmado lang po kayo at kampante. Dito pa lang yung sample na kumbaga parang hindi po talaga ata maganda ang magaganap na interview, mga Kaaldab, para sa Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, sample pa lang to, mukhang hindi na po ata kakayanin ni Alden, hindi na kakaibang itsura niya na talagang na. Pero syempre, mga Kaaldab, wala po ako sa posisyon para ipagpilitan yan. Wala po ako sa posisyon para sabihin niya, mga Kaaldab. Ang gusto ko lang po, maging updated po kayo pagdating po sa social media. Mga mamis, mga titas, mga senyor. Ito na po, sample pa lang po na video o kaprasong linya pa lang ang sinabi ni Alden. Pero ang ramdam nyo po, mga Kaaldab, kung ano ang ibig niyang sabihin o yung presensya niya sa mga fans. Kaya common sense na lang po sa mga taong kumbaga masasaktan, magdaramdam. Ito na nga po yung sample. Kayo na po bahala humusga. Kayo na po bahala magkomento. Ang sa akin lang, dito pa lang po, kumbaga maigsi pa lang po ito, pero nagpaparamdam na nga po nang hindi po talaga maganda ang mapapanood ninyo. Ang sasapitin ninyo, mga Kaaldab, syempre, sabi ko nga po sa inyo, malaking sakripisyo po kasi talaga ang teleserye ni Alden, na talagang kailangan niya ibuhos lahat o mag-focus po, mga Kaaldab, hindi po sa issue, kumbaga para po sa Startup PH. Alam naman po natin ang issue po ay isang malaki ring hadlang sa isang teleserye. Kaya nga po, kapag yung mga artista na may teleserye nagkakaroon ng issue, agad-agad itong tinatapos po ng GMA Network. Agad-agad pinagsasalita nila yung artista nila, lalo na po kapag buntis, eh talagang agad-agad po binabalita sa 24 oras na fake news lang po. Kaya sa mga taong ibabas nyo si Alden dahil sa mga ganito, eh huwag naman po, kumbaga hayaan na lang po natin ituloy niya yan, kung ano man po yung masasakit na mararamdaman po natin galing po sa kanya, maging kampante lang po tayo. Binigyan na naman po niya tayo ng update umpisa pa lang sa mga kaganapan nila ni Mengay. Sapat na po yun, mga Kaaldab. Ako, mga Kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, nandito naman po si Mr. Destiny para pasayahin kayo, para bigyan kayo ng mga update, di po ba? Pero kapag may mga ganito na mahirap po akong magpaliwanag, kumbaga nasa inyo pa rin po yung desisyon at opinyon. Sinasabi ko lang po yung hirap na dinanas nga po sa teleserye ni Alden. Kaya gagawin niya po ang lahat para mapaganda, para tuluyang panoorin at simpaha, kumbaga makakuha ng simpatya
sa mga fans. Kaya nga po ako, mga Kaaldab, alam nyo naman po, pagdating sa mga bagay na yan, mabilis tayo magbigay ng update. Pero dito, sa kahit maigsing sinabi ni Alden, mukhang kinukurot na nga po ang puso ng mga fans. Parang mahirap pong magpaliwanag, mahirap pong magsalita. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, sa mga taong paniwalain, sa mga taong agad-agad maniniwala, kumbaga mag-isip po muna kayo. Dito, mga Kaaldab, lahat naman po binibigyan ko ng pagkakataon para magkomento, para magsalita, di po ba? Ang importante lang naman, mga Kaaldab, malaman po ninyo, di po ba? Masakit man o hindi, pabor man o hindi, ang importante, updated po kayo. Ang importante, lahat ng mga kaganapan kila Mengay at Isoy, alam po ninyo. Uulitin ko, mga Kaaldab, ano man po ang sakripisyo ng dalawa, ano man po ang mangyari, ang Aldab Nation at ako, nananatiling kampante at matatag. May mga bagay-bagay po sa social media na kailangan po natin tanggapin, na kailangan po nating kumbaga kainin kahit na hindi maganda. Alam nyo naman po ang part ng showbiz. So, ulitin ko, ang nangyari po kay Christopher Martin talagang masakit para sa kanya. Simula nung inamin niya ang kanyang anak, nawalan po siya ng maraming project. Real talk to, mga Kaaldab, kaibigan po yan mismo ni Richard Polkerson. Kaya alam po natin yung mga kaganapan, ramdam po natin yung mga masasabing ganap, di po ba? Mahirap po maghanap ngayon ng kumbaga masasabi natin na magmamahal sa yung network. Simula po kasi nang sinabi niya, pinabayaan po siya ng GMA Kapuso. Hindi na po siya binigyan ng project, parang isinantabi na lang po siya. Although may mga tawag-tawag po na wala naman po siyang choice kundi puntahan, dahil siyempre nangangailangan din po siya, kailangan niya rin po ng trabaho. Hindi naman po pag naging artista ka, tapos kapag nawala ka, marami kang ipon. Di po ba? Real talk to, mga Kaaldab, marami pong artista ang pinilit na lang po na itago yung mga kumbaga yung pwede na po, ibig kong sabihin o pinupunto ko, pwede na po silang umamin pero nanatili po inilihim po nila. Hindi po katulad nila ni Mengay at Isoy na gusto nang umamin pero sila po yung pinipigilan. Sila po yung tipong wag nyo munang gawin to, hintayin nyo na lang na dumating yung point na talagang kailangan na. Pero habang may teleserye ka pa, hanggat gumagawa ka pa ng trabaho, ng project sa GMA, wag na wag mong sasabihin. Real talk yan, mga Kaaldab. Totoo po yan. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated po kayo sa mga kaganapan. Dito, mga Kaaldab, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion bilang true-blooded Aldab Nation. Nire-respeto ko po at ginagalang ano man po yung maging komento ninyo. Pabor man po sa atin o hindi, ang importante, mga Kaaldab, updated po kayo sa mga naglalabasan po ngayon sa social media.